Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa araw ding ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antigua, sang obispo at martir ng ating simbahan. Aminin muna natin, mga kapatid, ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng banal na katawang sambayanan mo ay iyong pinagbibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ng Kadekelay dito na kamit ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa nasusulat. Ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita
ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na ini hahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan kahit na kilala na nila ang Diyos. Siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos. Tanang ating nilolo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inaanyayahan ng isang pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna maghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Manghangal,
Hindi ba't may ang lika ng labas, ang siya ring may lika ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nakakapagtataka lang pong isipin na si Jesus ay inimbitahan ng isang Pariseo sa isang kainan. Mayos po sana ito, ngunit pero kung atin pong isipin sa ordinaryong mga pangyayari na yung komento ng Panginoon ay napakalakas para matingnan may igi din ng Pariseo ang kanya mismong kaisipan. Mga kapatid, hindi lang po bilang isang reliyoso, bilang isang mayroong relihiyon na tayo po ay merong mga ritual, merong mga simbolo. Sa ating pangkaraniwang buhay, sa araw-araw natin ginagawa, sinisimulan po natin ito ng mga ritual na tila bagang automatic na sa atin. Halimbawa, sa pagising natin sa umaga, tinatanggal na siguro natin ang mga muta sa ating mga mata. Tapos tayo maghihilamos, tayo magsisipilyo, at tayo maghugas ng kamay bago kumain. At paulit-ulit na natin itong ginagawa at automatic na sa atin na parang kahit hindi na natin isipin ay nagagawa na natin ito. Ritual na pang-ordinary natin ginagawa. Sa atin din po bilang isang simbahan, meron din tayong mga ritual, meron din tayong mga simbolo. Kaya nga lang po yung mga ritual na ito ay pinagtutuunan ng malaking pagtingin ng ating mga kasamahan na hindi na nakikita ang pagpapakahulugang malalim nito. Halimbawa po, para po tayong sigurong nakatayo sa isang signpost na nakatuon dito ang punta ng Quiapo at kinakaalam ko sigurong maglakad o di kaya sumakay. Pero karamihan ay nananatili sa signpost at hindi na nakakapaglakad, ibig sabihin hindi ganap ang kanyang tukoy sa kanyang pupuntahan. Marami din po sa atin na mga magagaling sa mga detalye ng pagsunod ng ritual ng ating simbahan. Simula siguro sa tanda ng cross, sa ating pagluhod, sa ating pagsindi ng kandila, sa ating pag-alay ng bulaklak o kung ano-ano pa mang ating ginagawa ng ritual. Ang iba sa atin ay parang kabuuan na ito. Tatandaan po natin, mga kapatid, kung ano ang pagiging Kristiyano and ano din ang hindi pagiging Kristiyano. The Christianity which is not. Una po, ang Kristiyano ay hindi kulto. Ibig sabihin, meron nga tayong mga ceremonias, meron tayong celebration, meron tayong ritual, meron tayong simbolo. Ito po ay dapat nagpapaigting sa layunin ng ating ginagawa sa malalim na relasyon natin sa kapwa at sa Diyos. Para bang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Kristo, marami sa atin nagsisimba, marami sa atin nagdadasal, marami tayong dinadasal, nobena, rosaryo, kung ano-anong ginagawa natin sa loob ng simbahan. Perfect ang ating mga simbolong ginagawa, mga ritual na ating ginaganap sa buhay. Pero pagdating naman, halimbawa sa bahay, may mga ilan po sa atin na kung paano alipustahin ang kanilang mga katulong, paano nagsisiraan ang kanilang kapwa, ang galing-galing ng kanilang lahat ng ritual sa loob ng simbahan, pagkalabas, walang maayos na relasyon. This is not the Christianity. We have to understand, lahat ng ritual na ito, lahat ng simbolong ito, lahat ng mga tandang ito, ito ay gabay at tulong para sa ating magandang relasyon sa bawat isa,
sa ating kapwa at sa ating Panginoong Diyos. Pag nawawala po ito, anumang ritual na ating ginagawa, anumang simbolo ang ating ginaganap, anumang mga tanda na ating ding ginagawa, masasabi natin ito'y kulto dahil hindi na ito nag-uugnay sa ating pakikipagkapwa at sa ating relasyon sa Diyos. That is the Christianity which is not. Hindi po kabuuan ng ating pagiging Kristiyano matugunan natin ang mga ritual na ito, kundi magiging ganap sa pamamagitan ng mga ritual na ito na mas malalim ang ating ugnayan sa bawat isa, maayos ang ating pakikitungo sa kapwa. Tayo'y matulungin, tayo'y maawain, tayo'y mapagpatawad. Dito po humantong at hahantong lahat ng ating ginagawang ritual. Pag wala po ito, walang silbi ang lahat ng ritual na ating ginagawa. Tulad ng aking nabanggit kanina, mananatili itong signpost sa ating buhay na tayo ay nakatayo lamang doon at hindi natin ginaganap o ginagawa ang tunguhin ng signpost na ito bilang ating gabay. Kaya nga po, ang ebanghelyong ito ay paalala sa atin. Hindi din po natin isipin na mali ang sinabi o maging kaisipan nitong Pariseo na dapat maghugas. Of course, for personal hygiene. Ipinapakita sa atin ng Panginoon na kung meron kang pagpapahalaga sa mga external panglabas ng bagay na ikinalilinis ng iyong katawan o kapaligiran, mas lalo't higit ang lalim ng iyong pagkatao. Ibig sabihin, if you have 100% concern sa kalinisang panglabas, this should also complement, if not more than, sa ating kalinisan ng kalooban. Dapat na ipapakita ito ng ating panglabas na layuning kalinisan ng ating pagkatao ay makikita din sa kalooban ng ating pakikipagkapwa-tao at sa Diyos. So, ibig sabihin po, ganap siya. Totally 100% ng pagtugon natin ng kalinisang panglabas ay magdadala sa atin ng kalinisang kalooban ng ating pagkatao. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, mulat sa ating pagiging karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik-loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod,
ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagahin natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat ng pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang pagbunyi lahat. Natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Ignacio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito mga kapatid sa Hesus Kristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Suko'y ituro mo
pusong dalisay, likain mo sa akin sa diwang matatag sa puso. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanan nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Anal mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,